Oh no. Hello, it's me again, Ate Aisa. Para po doon sa nasuggest sa akin na gumawa po ako ng isang video kung saan po ay ma-share ko sa inyo kung paano po o ano po ang ginawa ko na para bakit ako nagkaroon ng 5,000 views hanggang 78,000. Kung bago ka pa lamang sa akin, click like at subscribe at yung bell all po. Kung tayo po ay may katanungan kung paano po ba magkaroon ng 5,000 viewers sa isang video lamang, maaaring video pong ito ay tama po o channel na ito ay tama po inyong napuntahan, maaari pong masagot ko po ang inyong katanungan o agam-agam kung ano po dapat nating gawin o ano bang technique na ginawa ko kung bakit po ako nagkaroon ng 78,000 views sa iisang video lamang. Babalikan po natin, 2 years ago ako po ay nag-upload ng isang video na tungkol po sa isang platform kung paano po gawin. Yung video na po yon ay nagbigay po ako ng information o step by step kung paano po nagamitin yung platform. Sa pag-upload ko po, sa paglipas po ng mga ilang araw, yung umpisa pong araw na nag-upload ako, kikita po natin na sa isang araw po, minsan po ay 10 o 30 lamang po ang nag-views. Minsan po ay 3, minsan po isang araw ay wala pong nag-views. Hanggang sa isang araw po ay nakapag-view po siya ng 5,000 at umabot po siya ng 78,000. Hanggang ngayon po ay mayroon pa rin pong nag-review sa video yon. Maaring sa ibang mga YouTuber, ito po ay napaka-simple lamang. Pero sa amin po, kagaya ko po na ako po ay hindi sikat o ako po ay meron lamang po napaka-liit na subscriber. Nakapag-reach po ako ng 1,000 at nagkaroon po ako ng views sa isang video lamang ng 78,000 ay napakalaking achievement na po yung para sa akin. Kaya po may nagsuggest sa akin na gumawa ko ng video kung paano ba o ano bang ginawa ko talaga. Bakit ako nagkaroon ng 78 viewers sa isang video lamang na napaka-raw naman. Kung mabalikan po natin, kung titingnan po natin yung videos na po yun, o video na po yun, ay isang video recorder lang po yun na kung saan dun po ay nagbigay lang po ako ng information kung paano gamitin ng isang platform. Wala po akong video o wala po akong ginamit na anumang mga technicality or mga ring lights o wala po akong ginamit na anumang mga ginagamit po ng mga YouTuber ngayon. Pero kahit po sa video na po na yun, yun po ay nag-reach ng 5,000 hanggang umabot po ng 78,000. Hanggang ngayon po ay mayroon pa rin pong nag-review. So ang tanong, ano nga ba talaga? Ano ba talaga ang ginawa natin? Bakit tayo nagkaroon ng 5,000 na view? Sa isang video na napaka-raw. Napaka-raw. Kung isipin ko po, ano nga bang ginawa ko? Ako rin po hindi ko po masagot. Pero yung mga panahon na yon, hindi ko po masagot kung bakit mayroon pong ganong viewers na yung videos na yon ay napaka-simple lamang naman po. Pero ngayon po, ngayon po ay bumalik na po ako sa pag-YouTube kasi po dati po ay huminto ako. So ngayon po, napansin ko po at napagtanto ko po, kaya pala nagkaroon ng views ang video na yon. Kasi ganito po ang ginawa ko. Gumawa lamang po ako ng isang video na sa tingin ko po, makapagbigay po ako ng isang information. Information po na pwede ko ma-share sa ibang tao. Na ako rin po, nagtatanong, paano ba? So kung mag-umpisa po tayong gumawa ng video, o bakit po tayo pumupunta kay YouTube? Di ba po, meron po tayong mga katanungan sa ating pag-iisip. Paano ba?
how. Concept na po yun, o content na po yun, para maging mabisa na ilagay mo sa YouTube mo. Kung ikay mahilig na magbigay ng information, gawin mo. Kung ikaw na may mahilig sa ganitong content, nasa tingin mo ay makakapag-share ka ng kaalaman o share ka ng kasiyahan sa ibang tao. Umpisa po, ano ba talaga ang motibo mo sa paggagawa mo ng video? Tama po. Minsan po iniisip po natin na pag nag-views to o pag nag-boom to na video na to, may pera po akong makukuha. Pero ang totoo po, wala. Napakahirap po sa atin para isipin na ang isang video na ilalapag natin ay mag-create o magiging dahilan na magkaroon tayo ng monetize o mamomoney tayo. Ang totoo po, napaka-imposible po talaga. Lalo na ngayon sa panahon ngayon, napakarami na pong gumagamit kay Lolo. Dati po napaka-unti lamang po ang gumagamit kung saan napakadami pong viewers. Ngayon po ay napakahirap na po makakuha sa isang video ng 100, kahit 100 views lamang po. Kung hindi ka namang sikat, kung hindi naman tayo artista, so napakahirap po talaga nun. So ngayon po, naisip ko na gumawa ulit ng isang videos o gumawa na ulit ng isang video na makapagbigay po ako ng isang information kung saan po makakapag-share po ako ng kaalaman para sa inyo. Na ayon din po sa aking eksperyensya, ang sagot po ay ganito. Akin po na pagtanto na gumawa po tayo ng isang content na makapagbigay po tayo ng complete o information. Kasi po inisip ko po, bakit po ba nagkaroon ng views yung video na yon? Sa ganong napakaroon naman, sa ganong napakaano naman po, no? Napakasimpleng videos lang po yun. Napakasimpleng video lang po. Yung video na po yun ay gumawa po ako ng mga 5. Yung mga video na po yun ay umabot po ng 20,000, meron po 15,000, may 5,000. Siguro po, 4 na tag 20,000 na views. 20,000 at isa pong 78,000. Naisip ko po, na kung tayo po gagawa ng isang video na makapagbigay tayo ng information, yun po ay isang basehan ni Lolo na siya na rin po mismo ang magre-recommend doon sa ibang mga tao na gustong masagot ang kanilang katanungan. So para po sa akin, ang pinakamabisa po na paraan paano magkaroon ng views or viewers, ay gumawa po tayo ng isang video na makapagbigay po tayo na information. O gumawa po tayo, mag-isip po tayo ng isang context na sa tingin po natin ay makakatulong po tayo sa iba. So, ika nga po, the more you give is the more you receive. So, kung nag-iisip ka na yung concept na yon o content na yon ay makakapagbigay ka. So, ganun din naman po yung balik sa atin. Magre-receive po tayo ng mga viewers. Maaring tama po o mali po ang aking konsepto ngayon. Pero subukan lang po natin. Huwag po tayong magsawa na mag-post. Mag-post po tayo. Malay po natin, ngayon hindi pa siya nakiklik. Maaring bukas o sa mga sumusunod na araw pa. So for now, salamat po sa mga nanonood sa akin ngayon. Salamat po. Maaring nasagot po inyong katanungan. Mabuhay po tayo. Alright, alright, alright. Oh no.